Good evening, please all rise. The man who remains in him does not sin.
The man who sins has not seen him or known him. The word of the Lord. Thanks be to God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. All the ends of the earth have seen the saving power of God. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands, break into song, sing praise. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Sing praise to the Lord with the harp and melodious song, with trumpets and the sound of the horn. Sing joyfully before the King, the Lord. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Please all rise. Sa mga
kanilang mga pinatayo, hindi po yan. Yan po ay, kung isa po may kita ninyo, hindi J, kundi I. I-X-S or J-X-S. Yun po yung symbol ng Holy Name of Jesus. No? So, ano bang ibig sabihin niyan? Hindi lang po yan ang simbolo ng Holy Name of Jesus. Ngunit, yung ibig sabihin niya ay, ang talagang meaning niya ay Yesu or Hesu. Hominem. Salvatore. So, Jesus, Savior of Mankind. Jesus, nagpagligtas ng Santa Itika. Sabi ako minsan, yung iba'y ay, yung iba'y jay. Bakit gano'n? Sa Old Latino kasi, walang jay. Ano sa kanila lang ay jay sa Old Latin. Yes. Kahit na hanggang sa ngayon, kasi yun ang ginagamit natin. Oh. Kasi wala nang ibang kumbawang gumagamit ng Latin, kundi ang Iglesia Katolika. Pero yun ang huwag mo nating kalimutan. Na yun ang simbolo ng Holy Name of Jesus. Yun ay pinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito. No? Kaya po yun ay common insignia ng pangalan ni Jesus, ng pangalan ng Diyos. The Holy Name. Ang pinakamahalagang pangalan. Ang pangalan na ibinigay ng Anghel bago pa ipinaglihi siya na ipinamanhin kay Maria. Sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos na naging tao, sa pangalan ng ating tagapagligtas, sa pangalan ng ating Mesiyas. Yan po yung huwag nating kalimutan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, bahagi ng pagtuon na sabi nga po, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo bininyagan sa ngalan na isang dakilang pangalan ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos na naging tao. Kaya bahagi yun na kung saan, kaya kung isa marinig nyo yung mga salita, in Jesus' name. Eh, Father, kung naging yan, kung naging yan, hindi yun, ano? Tayo po ay huwag natin kalimutan dakilang pangalan na Jesus. Bahagi yun na kung saan ay makita raw natin. Sa pangalan na Jesus ay binudulog natin na tayo ay pagalingin. Sa pangalan na Jesus ay binudulog natin na umalis ang masasamang espiritu. Sa pangalan na Jesus ay ipinapanalangin natin na tayo ay magkaroon ng maayos na pamumuhay habang tayo tumataas sa daigdig na ito. Kaya po, yung lahat ng pagkilos natin, yung isang pagkilos na ialay natin sa pangalan, sa pinakamamahal na pangalan ng ating Diyos. Ang Diyos na ipinakita ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng pagkakataon. Kaya yan din po yung narinig natin na Ebanghelyo noong pong New Year. At pagkatapos ng ikawalong araw, tinulian ang bata at ibinigay ang pangalan na ipinagkaloob ng anghel bago pa ipinaglihi sa sinapupunan ni Maria. At yun ang huwag
kapalitan ng tawag sa atin ng mga Kristiyano, tayo'y tinaktakan ng pangalan ng ating Diyos. Kaya din po nawa, makita natin na tayo ay kabilang kay Jesus. Tayo ay Kanya at Siya ay atin. Kaya bahagi rin o na kung saan ay huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan na to invoke the name of Jesus. Banggitin natin ang pangalan ni Jesus. Kaya maganda po yung sinasabi mo na in Jesus' name. Huwag ko kayong magsabi na kapag nakarinig kayo in Jesus' name, huwag ko kayong maya pag sinabi yung in Jesus' name. Kayo po na gente, sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa panas. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Ano bang sakit na nararamdaman ko? Kasi maliwanag po yun, no? Natatakot ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Bakit? Yan kasi ang nagdulot ng kaligtasan. Yun yung pinahayag mo sa atin sa Ebanghelyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng pangalan, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pangalan ng ating Diyos. Kaya, huwag nating ikahiya ang kabanal-banalang pangalan na yan na nawa ay maging bahagi ng ating pagkilos sa tingting na ito. Nandiyan din po yung ipanalangin natin, lalong-lalo na po, sabi nga po natin, sa ating mensahe para po sa pagparangal natin sa ating patron si San Martin, ay sigurado po kung sa kanyang pagpagaling sa mga may sakit ay ginagawa nito sa pangalan ni Jesus, sa kanyang pangalaga sa mga duka, ba't niya ginagawa ito sa pangalan ni Jesus? Hindi kung kanilang pangalan. Ni hindi sa pangalan natin. Huwag nating alalahanin kung ang pangalan natin ay makalimutan. Huwag lang yung pangalan ni Jesus. Kaya po, yan ang isa sa mga napili kong maging simbolo na dapat na inilagay po diyan ay ang pangalan ni Jesus. Sa Jesus na tumapagligtas ng sandaigtigan. At yan po yung huwag na bagamat po, alam natin, ano? Bagamat alam natin. Pero, huwag namin kalimutang banggitin. Kasi, baka kasi mismo tayong mga mananampalataya ay baka makalimot. Baka kasi kapag hindi natin iniimbok, ibig sabihin, hindi natin ibinibigay yung para kay Jesus. Baka yung mama, kapag hindi natin sinabi na ay gawa na, bigay ito na Jesus. Ito ay pinagkaloob sa ngalan na Jesus. Ay baka masabi natin na, ba't kayo mama na, gawa ng galing ko. Sabaga, matalino ako. Ay, nawala na ang pangalan na Jesus. Kaya, bahagi yun ng pagkakataon na isa ho, bagamat ito sabi nga natin yun ay diminishing sa panahon ito'y nawawala. Narinig na lang natin sa matatanda. Why? Siguro ka kasi hindi nakuha ng mga bata. Nalim, pamisan na rin natin
Ang mabuti naman at ikaw ay maayos ang buhay. Anong kalimitan sa isang po sa'yo matanda? Sa tulong at awa ng Diyos. Narinig pa ba ngayon? Wala na. Ayun. Pag sinabi na mabuti at maayos ang buhay mo, narinig mo bang sa ngalan ni Jesus? Hindi. Marinig mo rin, ha? Nagsikam ako eh. Gawa ng mga anak ko. Gawa ng maayos sa pagpapalaki ko sa mga anak ko. Nawala na yung pangalan ni Jesus. Nawala na yung pangalan ng Diyos. God is no longer the center of our life. Ang sarili na lang natin ang maging sentro ng buhay natin. Ang Diyos, nandiyan lang sa tabi-tabi. Kaya bahagi yung makusan ay huwag natin kalimutan. Hindi siguro nga sabi na, pati alam na nila yun, nagaling sa Diyos. Yes. But you have to say, ninakalaan mo pang gitin. Kasi akala nila, hindi mo ibinibigay yung pagpapalangan na yan para sa Diyos. Bakit? Hindi mismo na matawin sa iyong mga bibig. Nagaling yan sa pangalan. Sa Diyos. Bakit? Hindi mo naman ibigay yung kredito na para sa Diyos. Mabuti pa nga yung pelikula. May credit. Ibinibigay yung credit. Mabuti pa yung mga tindahan na uutangan. May credit. Pero ang Diyos, nawala na ng credit. Kaya, bahagi ho na ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan na ito ng kamalmahalang pangalan ni Jesus. Ang dakilang pangalan ng Diyos. Kaya, lalong-lalo na rin ho sa ating mensahe na nais natin bigyan pansin, katulad ni San Martin de Porres, para po sa mga sakit, na bakit natin ginagawa ito? In Jesus' name, sa pangalan ng Jesus, ay sino ba ako para magpagaling? At sino ba ako para manalangin para ibang tao'y kumaling? Wala. Pero bakit ko ginagawa ito? Sa pangalan ng Jesus. Kaya yun po yung sinasabi na gawin natin ang lahat sa pangalan. Dahil inasabi ni San Pablo eh. Gawin natin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Kaya yung ating pong pagnanais na pagnanasa na higit natin na matugunan, lalong-lalong po yung ating panalangin para sa mami sakit. At sa mga nag-aalaga ng mga may sakit, makita natin na katulad po ni San Martin de Porres Eno. Panggitin natin, sa pangalan ni Jesus, gagaling ka. Sa pangalan ni Jesus, maging maayos ang buhay mo. At kahit ako mismo tayo, kahit ako mismo sa ating pang-araw-araw na buhay, na makita po natin sa ngalan ni Jesus, galit, mawala ka. Sa ngalan ni Jesus, pagkarumi, mawala ka. Kasi bakit? Ay, kung ang pagbabasiyan mo lang ang sarili mong kakayamanan, kahit na buong buhay mo, hindi ka makakami sa galit. We need to invoke the name of our God, the most holy name of Jesus. At ito, itinutulog po natin ngayon sa araw na ito, na nawa ay
maging bahagi yun ng ating pagkilos sa pangalan ng ating Diyos. Kaya kung baka hindi yun natin siguro kasi na bibigyan ng pansin, sapagkat the very fact that we end and begin our prayer in the name of our God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ay baka nakakalimutan natin the most holy name of Jesus, Father, Son, and Holy Spirit. Nasaan si Jesus? Ay di yung anak. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Kaya, yun po, ano? Maging sana po, maging practice nyo. So, maging bahagi ng ating pagkilos. Ano? Huwag po kayong mahiya. Baka kayo sabihin ni kayong mga born again, kayong mga protestante. Hindi ho, atin mo yan. They do not have the copyright. Yan po yung bahagi naman sa lahat ng mga nananalangin. At nobody could sabi na yung ginagawa niyo sa paggamit sa pangalan ng Jesus ay para lamang sa amin. Hindi. Bahagi yun ako sa makikita po natin. Yan ako yung maalala. Mayroon isang occasion na nakita ng mga alagad na sabi na, Panginoon, mayroon pong nagpapalayas ang demonyo sa pangalan mo. Anong gagawin namin? Anong sabi ni Jesus? Pabayaanin mo. Sabagat walang tao na gagamit ng aming pangalan na susuwagin ako. Eh, yun po nga po, walang binigay na restriction, pero ibig sabihin, sa akin, hindi natin ginagamit. Kaya po kuminsan tayo ay nahihirapan na bigyan ng pagtugon yung mga hamon ng ating pananampalataya sa pang-araw-araw nating sitwasyon. Ay baka po kasi, hindi natin ginagamit ang kamahal-mahalang at kapanal-banalang pangalan ng ating Diyos. Lalong-lalo na po yung pangalan ng tagapagligtas na si Jesus Cristo. Ngayon po, ano ka? Maging bahagi yun natin. Sabi nga po natin na yung demonyo na tatakot sa pangalan ni Jesus. Baka mamaya kahit hindi natin ito ginagamit. No? Baka kasi tayo ang matakot. No? Tayo ay kay Jesus. At si Jesus ay para sa atin. At kinakailangan ay ito'y maging maliwanag. Maliwanag mismo sa ating kalinangan. Why? Bakit? Kasi kung hindi, ang sasabihin lang natin ay tao lang ako pati. Okay. Sa ngalan ng Jesus, you are more than a man. Bakit? Yung Diyos ay naging tao eh. Para ikaw ay makatulad sa Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligtaan ng Diyos sa mga mapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagpapakain sa iyo ng kamay sa kapurihan niya at nakahala sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Be pleased, Almighty Father, to accept our offerings in the name of Jesus. For we are confident that we shall receive whatever we ask in your Son's name. As he himself with such kindness and promises, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord. For on the face of this all-filled mystery, through invisible in his own divine nature, he has prepared visibly in ours and forgotten before all ages. He has begun to exist in time, so that raising up in himself in that in what was cast down, he might restore unity to all creation and call straying humanity back to the heavenly kingdom. And so with all the angels, we praise you. As in joyful celebration, we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and asked for giving thanks. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, you have begotten into one by the Holy Spirit,
Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring it to the fullness of charity together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who are falling asleep. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, who have pleased you throughout the ages, we merit to be called to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. That we may do things, all things, in Jesus' name.
Prayer to Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favor you received from God encourage now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give health of soul and body. Amen. Grant us in your mercy, O Lord, we pray, that in these sacred mysteries we may be do worthy homage to the Lord Jesus. For it is your will that of his name every knee should bend. In him all people find salvation, who lives and reigns forever and ever. Amen. Malalang po ang sa darating na Webes ay ating po muling bibigyan ng pansin yung pong ating pagtatanod sa banal na sakramento sa altar na tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ng araw ng Webes. The Lord